Yo guys, napanood na ba ninyo ito? I don't know kung kailan pa to, pero ang sabi dito, yung NASA aalamin nila kung may ibang nilalang sa buwan ng Jupiter. So medyo para sa iba nakakatawa, pero yung iba seryoso dito. Ikaw, isa ka ba sa naniniwala sa mga aliens? Kung isa ka sa mga naniniwala, ay panoorin mo tong video na ito. At sure, meron tayong mapapag-usapang mga bagay na makabuluhan dito. Pero bago tayo mag-react dyan sa video na yan, ay kung hindi ka pa nakasubscribe, ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga video natin na parating. At muli, pinapaalala ko lang para dun sa mga matagal nating subscriber, ay meron na po tayong bagong channel para sa ating mga tutorials. Yan po ay ang Pixel Guide PH. Doon na po tayo nag-upload ng mga tutorial in case lang na kayo ay naghahanap at may question or may suggestions, doon po kayo mag-comment at pumunta. So yun na nga, simulan na natin to. Let's go! So yun guys, bago ang lahat, syempre panoorin muna natin yung balita na ito from News 5 Frontline Tonight. Pang out of this world ang mensaheng gustong ipadeliver ng NASA. Balak nila magpadala ng message sa buwan ng Jupiter na kung tawagi Europa. Nakalagay ang mensahe sa isang metal plate na may iba't ibang waveform graphics tungkol sa tubig at tungkol sa mismong Europa Moon ang nakasulat sa mensahe. Nakatranslate ito sa mahigit 100 wika. Ang mensaheng yan, kabilang na po ang Tagalog at Cebuano. Kapag na-decode dito ng mga alien, makakatulong ito sa kanila para ma-explore ang naturang buwan. Sa Europa Moon kasi, mayroong karagatan, kaya't posibleng mayroong ibang nilalang doon. Nakaukit din sa metal plate ang litrato ni Planetary Science founder Dr. Ron Greeley. Kakabitan din ng microchip ang isang bahagi ng metal plate. At nakaukit dyan ang 2 milyong pangalan sa buong mundo. Sa October, ipapadala ang mensahe at inaasang makakarating ito sa Europa Moon sa taong 2030. Ayan guys, natapos na rin. So sa 2030 daw, bago makarating dun sa buwan ng Jupiter na tinatawag na Europa. So ayan daw po yung plano ng, yan daw yung plano ng NASA na magpadala ng mensahe sa mga alien sa buwan ng Jupiter. So para sa akin, no, ay hindi tayo magsasalita ng kahit ano dyan. Kumbaga, pipilitin, sisikapin natin na maging neutral lang. Hindi natin kailangan pagtalunan yan, mga alien yan. So, ang point dito, no, totoo man yan o hindi, ito yung isa sa pwede natin tignan. Kasi para sa akin, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero, di ba, ano ang dapat nating tignan? Yung mga basihan na pwedeng basihan natin, maging basis ng ating paniniwala. Kasi patungkol din yan sa mga paniniwala ng tao. Kung naniniwala ka dyan, dapat may pruweba ka at yung pruweba mo credible. At kung hindi ka naman naniniwala, ganun din, same thing, pare-pare tayo. O sa akin, isa sa pwede nating tignan, bakit kaya ang daming tao na ang dami nilang oras sa iba't ibang mga bagay. Minsan gumagawa tayo ng vlog, no, ng reaction video dun sa iba't ibang mga bagay, pero yung igit na napapansin natin madalas, yung mga tao sa comment section. Minsan, sabi ko nga, ang haba ng mga comment nila. Halimbawa, ratings ng mga TV shows. Parang wala na silang gagawin maghapon or talagang dibangan na lang nila yon. Okay lang sana kung hindi sila nag-aaway or hindi sila nai-stress. Pero diba, nag-aaway-aaway sila at kita mo ang stress sa kanilang mga pananalita kahit sa comment section lang. Kumbaga, what's the problem? Diba? We can have a peaceful life naman kahit na iba-ibang ating mga ginagawa o iba-ibang ating tinatangkilik, ay ewan ko ba bakit kailangan magkagulo. At dito nga sa bagay na to, hindi ko alam kung ang NASA ba ay wala nang magawa, diba? Or sadyang marami lang silang resources or marami lang silang funds, marami lang silang time para sa iba't ibang mga bagay na tinatawag na exploration. Pero itong bagay na ito para sa akin ay questionable. Madami tayong pwedeng gawin, diba, na mas makabuluhan. Pero bakit ito ang pinagtutuunan ng pansin? Ito ba ang kanila bang vision o kanilang isipan? Eh, gaya ba sa mga pelikula,
sa mga anime, sa mga movies na nagpapakita na ang mga alien ay makakatulong sa sibilisasyon ng mundo, mapatigil ang pag-init ng araw na sobrang init na painit ng painit bawat taon dumaraan. Ganun ba yun? Ganun. So para sa akin, for me, ito ang opinion ko. At kung hindi ganun yung paniniwala ninyo, hindi kayo against, kayo naniniwala, ay pwede naman tayo mag-usap ng healthy dyan sa comment section. At tignan natin kung gaano ba karapat dapat pagtuunan, pag-ubusan ng oras ng mga ganitong bagay. So para sa akin, ito ang limang dahilan na pwedeng tignan. Pero actually marami na tayong pwedeng tignang bagay. Pero ito ay lima lang for the sake of this video na pwede mong isipin bakit hindi mo dapat o huwag ka dapat mag-ubos ng oras dito. Una, hanggang ngayon, napakatagal na panahon na no proof, walang pruweba. We haven't found any real evidence of aliens, 'di ba? Kahit panoorin mo yung Discovery Channel, ang mga pinakikita doon ay mga bagay na pwedeng likhain ng kamay ng tao. Pwedeng gawin at kung ano-ano pa ang nilalapat nila ng mga kwento, pero questionable pa rin. Kahit pa sabihin mo na may korteng ganito, ang mga bato malalaki, paano ito gagawin, ay ang tanong, pruweba ba yun? Any proof na credible, no question, no doubt, di ba? Kahit sa batas, di ba? Pag may doubt, nakakaapekto sa kaso. So ngayon, meron bang pruweba na walang question? Hanggang ngayon, walang pruweba, walang proof. Yan yung una na pwede mo tignan. Pangalawa, science limits o yung paniniwala mo, 'di ba, naniniwala ka sa science na alam mo ang tao kailangan ng oxygen para mabuhay, huminga. Ilan 'yan sa pwede mong tignan na yung physics, yung space ay nangingibabaw na magpapatunay na ang buhay sa ibang lugar bukod sa ating planeta ay mahirap mangyari. At yan, mas paniwalaan ko pa yan na natotoo kaysa mayroong buhay dun. Diba? Hanggang ngayon, diba? Minsan nga nagiging questionable maging ang NASA, diba? Kano question nila kung totoo bang flat ang Earth, bilog ang Earth, o kung ano pa man. Diba? Who knows? Sino ba talaga nakakaalam? Para sa akin, kung ano yung nakikita mo na bagay, may pruweba yun. Kahit sa pananampalataya, paniniwala. Kahit yung mga spiritual na mga bagay, merong proof. Diba? Kaya nga, ang mga atheists, ang mga hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila mapatunayan walang Diyos. Kasi, ano patutunayan nila sa wala? Wala silang patutunayan. At hindi nila pwedeng questionin yung mga tao na nakaka-experience. Kasi, kumbaga, labanan na ng experience kung ano yung nakita, naramdaman, naranasan ng tao. Eh, hindi naman yun naramdaman nila, hindi nila naranasan, hindi nila nakita sa buhay nila. Wala silang pwedeng sabihin doon. At tayo man, kung may nakita yung iba, katulad ng alien, di ba? Ano man nakita niya, naramdaman, naranasan niya, wala tayong pwedeng sabihin sa kanyang loko-loko siya o nababalo na siya, kundi ang masasabi lang natin ay nasaan na, ipakita mo. At maraming pagkakataon, di ba? Kahit sa, alam ko na, itampok yan sa KMJS, yung mga ganyan, no? May liwanag daw. Pero pinatunayan, no? Yung replica ng, yung reflection ng camera sa liwanag, gumagalaw, yun yung nangyayari. Ewan ko sa inyo kung napanood ninyo yan, no? Pero para sa akin, kailangan mo patunayan. Kailangan mo ipakita. Ano yung pinanghahawakan mo na sasabihin mo ito'y totoo? At itong ginagawa ng NASA ay para sa akin, naniniwala ko. Kung gumagastos, nagiging pag-aaksaya. Maliban na lang kung may madiscover silang teknolohiya na makatutulong sa sangkatauhan. Pero yung patungkol sa alien, ito'y ewan natin kung ano ang niyati alam kung saan sila mapupunta, mauuntog ba sila sa dulo-dulo ng kalawakan o ano pa man. Hindi natin dapat problemahin yun na parang hindi na kayo makakain o hindi na kayo makapamuhay dahil sa mga usaping kagaya nito, no? Na wala namang epekto sa o kinalaman sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay ay nauubos ang oras ninyo. And last two, no? Last three, diba? Una, walang proof. Yung isa, science limit. Magpapatunay ang physics, ang space, ang ano pa man sa
sa kapaliwanagan ng siyensa ay magpapatunay na mahirap mabuhay sa ibang lugar bukod sa kung hindi dito sa lugar natin, no? Mahirap mag-exist yung ganong life. Pero who knows, diba? Malay mo, merong hayop or merong anumang mikrobyo na lumaki o anuman. Pero alien, as gaya ng pinapakita sa mga pelikula, ay for me, it's an absurd idea. And last three natin, no? Yung dalawang yun, no proof, science limit, and now, where are they? Nasaan sila? We haven't seen any signs of alien life, which is weirdo sa mata ng pangkalahatan. Bakit patuloy kayong naniniwala sa bagay na magpahanggang ngayon ay walang sign, walang pagpapakita na ito'y totoo? Meron ba kayong pinaplano na malaki kaya hanggang ngayon ay naglalabas kayo ng mga ganitong impormasyon, 'di ba? Sabi nila merong Project Blue Beam. Sabi nga nila gagamitin daw sa huling araw na panahon na sasabihin dumating na daw si Jesus. At makikita mo yung kalangitan na babago yung kulay, ganun, or nakakapag-create ng dimension na parang totoo na. So, iyan ba ay related sa mga ganung bagay? Kasi questionable, no? Bakit mo ipupush yung mga ganitong bagay kung magpahanggang ngayon alam mo namang hindi totoo, walang pruweba, lahat ay questionable? So yun, no, ang tanong, nasaan sila? Nasa Jupiter naman ngayon itong ginagawa daw, ayon dito sa balita. Jupiter naman ang puntirya, magpadala ng mensahe. Saan ba talagang alien? Sa buwan? Sa araw? Saan? Nasaan? Sino makapagsabi? Pang-apat, diba laging inire-relate, no, yung UFO, unidentified flying object or objects. Lagi nire-relate yan, no, yung UFO sa alien. Pero diba, ang totoo, hindi siya related. Diba lagi tayong nakikita ang mga tao na kung ano mang bagay sa kalangitan, liwanag, korting ganito, korting ganyan, kalaunan, makikita, ay hindi pala talaga yun isang bagay na pruweba sa mga alien. So lagi nilang sinasabi yan, ang mga tao lagi nilang sinasabi yung bagay na yan, alien pag meron silang hindi maintindihan. Pero ang katunayan ay lahat halos ng nakita ng mga tao na kakaiba sa kanilang mata na tinatawag nilang UFO o sasakyan ng alien ay napapatunayan na hindi galing sa labas ng planeta. Minsan nasa puno lang, minsan nandyan lang sa camera nila. Alam naman ninyo kung anong ibig kong pakahulugan, at yan ay napapatunayan. Karaniwan na, ha, so far karaniwan na. And lastly, no real contact, walang totoong umbaga naging nangyari na contact sa mga ito. Sino na nakipag-usap sa alien, di ba? Sino na nakipagdaupang balad na hawakan, napitik man lang yung tenga? Wala. Merong mga kwento na nakita nila yung alien na pag-usap sila, pero sino sila para paniwalaan? How? Paano tayo maniniwala sa taong hindi natin kilala o kung ano paman, 'di ba? Isipin mo si Ding Dong Dantes nakipagkita sa alien. Baka pa maniwala ka, no, kasi kilala siya, kilala mo. Ay nako, mapinag-uusapan natin, 'di ba? So yan, siguro hanggang dito na lang sa video na 'to. Mga gusto yung usapang alien, comment down below at tara pag-usapan natin 'yan. Kung sakaling malay niyo na patunayan ninyo may alien sa kwarto ninyo or sa banyo, ayun ko. Hindi ko alam bakit na topic natin 'to. Nakita ko lang naman din 'to sa TikTok pang balita na to. So, ayun na nga. See ya sa susunod ulit na video. Hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell. Kita ulit tayo sa next video. See ya!